Hi to everyone, yan. So, it's my rest time, so mag-vlog tayo ngayon. Ang topic ko ngayon ay ano ba ang pinaka-practical na bilang ng isang anak sa Filipino family. Kasi alam mo naman sa atin ay dapat sa mga pamilyang Filipino ay mag-limit tayo, lalo na sa mga medyo mahirap na pamilya ay dapat mag-limit tayo ng ating aanakin. So, mag-ito muna tayo guys. So, ang topic ko ngayon guys ay about sa pagpapamilya, yung bilang ng anak na dapat lang sa isang pamilya. Kasi mostly sa ating mga Pilipino ay medyo, yung sa iba, sa mayaman siguro ay okay lang din mag-anak sila kahit sampo pa dyan, yan, okay lang. Because nowadays, ang mga Pilipino ay medyo practical na. Lalo na sa mga aware na, mga urbanized people, aware sila na sa bilang ng kanilang inaanak. Kasi bilang isang magulang ay hindi lang tayo nagtatapos doon na i-anak natin, pakainin natin, syempre bibigyan din natin ng education. Kasi mostly ngayon sa pag nagpamilya, mga magulang, pag nag-anak ay meron tayong family planning, ganyan-ganyan, para nga maiwasan ang sobrang dami ng aanakin natin. So guys, for me lang ito, this is only my idea, yan, sa mga Pilipinong pamilya, ay dapat ay mag-anak lang, maximum lang ng 2 to 3 or 4 siguro, ganyan. Pero much better na yung 3, ganyan. So, kasi sa panahon ngayon, dapat practical tayo ay alam natin ang bilang ng ating anak. Kasi hindi lang tayo nagtatapos sa pagpapakain, yan. So, pagpapalakas sa kanila, pag-asikaso sa kanila, so kailangan rin natin sila pag-aralin, mapatawas ng pag-aral. Bukod lang dun sa talagang hindi na kaya, so okay lang din yan. Importante, makapag-aral sila. Yan, makapagtapos na sa kanila na yan, dyan, kung paano nila i-handle ang buhay nila na makapaghanap sila ng trabaho. Yan, kasi hindi lahat ng nakapagtapos ay nagiging successful sa kanilang mga karir, mga kurso, ganyan-ganyan. So, para sa akin, ang pinaka-ideal bilang ng anak ay siguro 2, 3 or maximum na 4, kasi nga sa hirap ng buhay ngayon, kasi hindi lang naman lahat ng dapat, hindi lang tayo mag-provide ng pagkain nila. So, syempre, shelter and mga damit, mga pati education nila hanggang makapagtapos sila ng kolehiyo. Kasi nga, kahit ako nga, dalawa lang yung anak ko, pero parang hirap. Para sa akin ba yung, alam mo yung, oo, kagaya nito, may sweldo naman tayo, pero parang hindi pa rin sapat yung naisip ko lang din yan, na hindi pa rin sapat yung kinikita ko para itusto sa kanila. Siguro sapat naman, pero syempre hindi lang naman yan ang ating kailangan paggagastusan. Syempre maaari rin magpaas tayo ng bahay. Syempre mapapakain sila natin ng maayos, yung medyo masarap lang, hindi naman pwedeng tuyo lang lagi, ganyan, o di kay asin, o ganyan. So, kailangan natin sila provide ng maayos na pagkain din, yun, maayos na tirahan, kasi nga, syempre, kagaya sa akin, mahirap ganyan. So, gusto ko sila, gusto ko sa mga anak ko, dalawa lang din naman yung anak ko, pero gusto ko ma-provide sila ng maayos na pagkain, maayos na tirahan. Kaya syempre tayo, may mga pangarap din. So, kailangan lang talaga, ang bilang lang din ng anak natin ay wag na tayo umabot ng 7, 10, ganyan. Kasi nowadays, practical na tayo, unlike before. Kagaya sa amin, kaming magkakapatid ay 8 kami, pero kahit ganun, na 8 kaming magkakapatid, yung nagsikap naman ang aming mga magulang, yan, na para ma-ilan sa amin, yun ang, ay makapagtapos kami sa pag-aaral. So, kailangan talaga, nasa sa magulang naman yan, at sa mga, ang status rin natin sa buhay, kung depende, kung kaya natin itaguyod yung 10 anak, so wala namang problema sa ganyan. Yung hindi sila napapabayaan, hindi sila pag-alagala sa kalye, hindi sila nagugutom, makapag-aral sila. So, siguro naman, okay din. Pero pag ako nag-iisip kasi ako,
sa isip ko, ang paano yun, pa yung naisip ko lang din, like sa amin, paano kaya, hindi kaya nahirapan magulang namin na pag-aralin kami, tapos ma-provide na kailangan namin pagkain, pero sadyang talaga noon, returning back talaga sa mga nakaraan, sadyang kahit ulam, parang wala, so sa atin mga practical na tayo ngayon, pero so dapat naisip natin na dapat mabigyan natin ng maayos na pagkain, yun, damit, yung mga anak natin, maayos na tirahan din, yan, nabibigay natin ng mga kailangan nila, kaya sa atin guys, sa mga ano ngayon, yung nagbabalak mag-asawa, nagbabalak ng mag-anak, o sa may mga asawa na meron silang mga anak, so much better guys na isipin natin muna bago mag-anak yung bilang ng ating anak na kaya natin suportahan, galing sa mula sa pagkain, sa pag-aaral, tapos pananamit, at sa yung talagang mabigyan natin sila ng maayos na buhay. Nasa sa kanila naman din yan kung maging gusto nila maging successful someday, so magsikap yan sila. Pero sa ating mga magulang, andun tayo na mag-guide sa kanila. Yan, masubaybayan natin. Pero kagaya sa akin dyan, malayo ako. Pero hindi naman ako nagkulang na magpangaral dyan sa anak ko. Kahit nasa malayo ako, syempre kailangan rin kasi ng kita. Kaya para matustusan rin, dalawa lang yan sila. Pero medyo hirap na din ako. Yan, so medyo hirap na din ako sa kanila. Kaya I do my best din na ma-provide ang kailangan nila. Yan, para tapos sisikap rin para matira sila sa maayos na bahay, ganyan. So, hindi lang ang iisipin natin na mapakain natin sila. Dapat isipin din natin ang education, yan. Yan, pati yung mga sinusuot nilang damit. Yung maayos din, hindi naman kailangan na magarang-magarang damit. Pero maayos din sa tingin natin, sa feeling nila, at sa tingin din ng tao, yan. So, hindi lang dyan nagtatapos yan, sa tatlong yan, napakain, ganyan-ganyan. Pero, andun na din tayo na ma-provide ang pang-araw-araw nila na pangailangan, kaya magulang dapat magsikap. Tapos, isipin din, oo, andun na nga, kailangan mag-family planning para dun sa hindi na dadami ang mga anak, kagaya before, matagal na mga ano, yung mga past na kagaya sa amin, marami kami yung mga ano, basta mostly sa mga tao kasi noon ay ang dadami ng anak nila, syempre wala siguro kasi silang malilibangan, wala silang malibangan na kagaya sa atin ngayon, may mga television yan, pero kahit di naman may mga libangan, di naman mga television naman, kung sadyang gustuin na madaming anak, hindi tayo mag family planning, dadami talaga yung anak natin, so dapat isa-isip natin ng mga magulang, yan, sa mga nagbabalak mag-asawa dyan, yun, sa mga future, mga bata-bata pa ngayon, mga gusto mag-asawa, kailangan isipin talaga natin yung kung iilan ang ating dapat anak, kasi nga, hindi lang tatatapos dyan sa pagpapakain ang ating responsibilidad sa ating mga anak. Kailangan lumaki sila, makapag-aral, ganyan, sa araw-araw na pangailangan nila. Hindi, isipin natin na dapat kung meron ang mga ibang bata, dapat meron din sila, ganyan. Yung, oo, ando na tayo, hindi tayo nagtuturo na sa mga anak natin na maging ambisyosa o ano. Pero, syempre, nowadays, medyo high-tech na ang panahon. So, mga bata, mga ano, syempre, marami na, kahit sa mga damit, marami ng fashion na ganyan, ganyan. Syempre, kung babae ang ating anak, kailangan rin nila yan. Meron ganyan, hindi rin kasi noon, nung panahon namin, experience ko yan, marami kasing magkakapatid, so mahirap kasi kahit pag mag-JS, alam mo yung, syempre ang iba bongga, yung mga suot, ang gaganda, yung alam mo yung feeling na yung akin ganito lang, ganito ang suot ko, yung alam mo ngayon, kaya minsan nakahiligan rin, dalawa kami hili nakahiligan kasi naisip namin na pag nag-usap mo minsan noon, hindi ko talaga naranasan na magkaroon ng ganitong damit. Alam mo yung JS na JS, yung alam mo yung damit na yun na paglumaan na, sinuot na ni ganito, ni ganyan noon. Kaya minsan naghahanga din kami na naisip ko din kasi
kagaya niya, may anak ako si Clarice, gusto ko rin na darating ang panahon na yan, na mag-JS, prom, ganyan. Yung ayos nilang suot, maganda tingnan, hindi rin nahuhuli sa ibang bata. Yun, alam mo yung pangarap ng magulang na nakaranas ng nung panahon na tsaga-tsaga sa ganitong damit, sapatos, puro hiram, ganyan. Alam mo yung, siyempre nangarap ang magulang nakaranas na noon na medyo hirap sa buhay. Kaya, mga magulang ngayon, na, ngayon yung magulang na may pangarap sa kanilang mga anak, nag-iisip rin na gusto nila yung anak nila the best rin, yung suot, ganyan. Kaya talagang kumakaya ng mga magulang para sa best ng mga anak. Yan. So, kaya tayong mga pamilyang Pilipino dapat naisip natin yung pinaka-ideal talaga na kung ilan ang anakin natin. But for me, para sa akin ang 2 to 3 or maximum na 4 na anak ay tama na yan. Kasi mahirap tustusan yung masyadong maraming anak, yung lampas na 5, ganyan-ganyan. Kasi nga, sa panahon ngayon, mahal na mostly lahat. So, magpakain tayo ng anak natin. Yan, pangailangan natin araw-araw. Sa kanila rin, budget nila sa eskwelahan, pag pumasok sila sa eskwelahan, yun, sa pananamit nila, lahat ng needs nila, hanggang sa pag-aralin natin sila ng college. So, kung madami tayong anak, paano natin matustusan yung mga pang-araw-araw nila na kailangan, lalo na sa pag-aaral nila, mahal ang tuition ngayon. Mas maigi nga ngayon, maraming mga public schools, mga state universities, pagdating sa kolehiyo. So, hindi na masyado magastos sa mga anak, depende lang. Kasi mostly sa mga state universities, mas malayo din sa area ng city or malayo rin sa location ng bahay kagaya yan sa amin. So, mas minsan naisip ko yung, imbis pag-aralan ko yung anak ko dun sa malayo, dyan na lang sa kahit private, kahit medyo mahal, mas gusto ko na din sa mas malapit. Kasi nga, para sa safety rin iniisip natin kasi malayo. So, parang alam mo yung malayo sa tingin natin, ganyan. So, ayan. So, dapat ang ideal bilang talaga ng anak ng Pilipinong pamilya ay nasa 2, 3 or maximum 4 lang talaga kasi sa panahon ngayon mahirap lahat, mahal ang bilihin. Yan, so guys, ito lang ma-share ko for this day. Yan. So baka hindi naman kasi nga rest day, rest time ko, so vlog ako, kaya yan, dito lang guys. Para sa next topic ko, pwede po kayo mag-suggest kung ano dyan. Yan, thank you so much. Ma-appreciate ko po yan. Yan, may galap shoutout sa lahat. Thank you so much, guys. Sa mga bago sa aking channel, huwag nyo kalimutan i-subscribe. Hit the notification bell and choose all po para updated kayo sa mga next vlog ko or video. Yan, thank you so much, guys. God bless and more power sa lahat. Yan, may galap shoutout. Thank you.